po sa inyo lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. So, pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. So, bago tayo magsimula, shout out kay Amon Lubiano, kay Ka Prince, kay Leo Datek, at kay Randy Abino TV Tech. So, ito yung mga kaibigan natin na nagbibigay ng mga magagandang tutorial. So, ngayong araw po na to ay meron tayong gagawin. Ito yung isang refrigerator na ang tatak ay Kundura. So, ito ay ginamitan ng R600 na refrigerant. Ito ay inverter. So, simulan natin. Isasaksak natin, painumin natin ng flow. So, medyo pati na lang yung flow natin. Okay, so, naubos na. So, pakain natin ulit. Papagitan natin ng, kakabitan natin ng filter dryer. So, ganito yung ginagamit ko. Kailangan meron tayong bullet type. Lagyan natin ng isang access valve para sa high side. Para pag binacuum natin, high side saka low side. Thank you.
So, ready na natin yan. Nakarga ng refrigerant. Lalamigin lang natin. Ayan, tapos na tayo maghinang. Oh. So, ilagay natin itong tin. Pinakabarbola. Para high side saka low side, tayo magbabakyun. Ngayon patakboy natin itong ating vacuum pump. Vacuum natin at least 15 to 20 minutes. So ayan, naka negative 30 or 30 Hg na tayo, inches of mercury. Then sa high side natin, pumunta na yung pointer sa stopper. So kaya alam natin, naka vacuum na ang high side saka yung ating low side. So papatayin na natin yung ating vacuum pump. Then, lilipat natin sa ating ayun, sa ating refrigerant. R600 do. Okay, so lagyan natin ng clamp test. Okay, patatakbohin natin. So, ang initial charging ko ay nasa negative 10. So, saksak na natin ito. Tayo ng ilang minuto. Okay, ayan. Gumana na yung ating compressor. Okay, dagdagan natin.
umaangat na yung high side natin. Malapit na siya sa 100. Uminit na yung ating high side hanggang dito sa filter dryer natin. Kaya alam natin nagsisimula na ang paglamig ng ating evaporator. So, ang ikakarga lang natin dito ay negative 1. So, nandito yung negative 1 natin. So, ang high side ko, pumapalo na siya ng 100 PSI. So, ayan, kumakarga na. So, ito, mapapansin nyo yung tangke ng ating R600. Lumalamig na yan. So, umihina na yung pressure nito. Kaya ibababad na natin to sa tubig para mas madali siyang kumarga. At meron tayong amperahe na nakukuha na 0.4, 0.5. Okay, so ayan, ang high side natin umaabot ng 160 at negative 1 naman dun sa ating low side. So, kaya okay na tong ating refrigerator. So, mainit na yung side na to. Ganun din dito sa kabila. At ito na yung loob niyan. So, malamig na yung loob. Ayan. So, ayan, nakatapos na naman tayo ng isang pagkakarga ng ating refrigerant sa ating kundura na inverter. So, muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching.